Hi everyone! Alam nyo ba, nung bata ako, isa sa super favorite kong kainin ay hipon. Malaki, maliit, kahit na anong luto. Kamaron, gambas, halabos, steam, butter garlic, favorite namin yan. Usually, pagka gumagawa ang mami ko ng halabos na shrimp, laging ako at saka daddy ko ang huling kumain sa table. Tapos nakikita mo yung balat ng hipon, no? Tumataas ng tumataas, tumataas. So, kami lang yon. Kumusta ka naman, Adam? Ayaw daw niya ng hipon. So today, I decided to do something that's a favorite of the family. It's something na pagka lumalabas ka, pumunta ka sa restaurant, at kailangan mo mag-order ng appetizer. For some reason, it's always gambas. So, lagi namin ino-order yan. So, this is my version of gambas. Today, I decided to use smaller shrimp because first, it's a little more economical tsaka mas madaling hanapin. And we shall start. Okay, so now we'll cook. So, low fire lang muna. Alam niyo naman, mahilig ako sa assembly. So, itatabi-tabi natin siya. First, olive oil. Then, some butter. Remember, if you're going to use butter for your cooking, always put konting olive oil para lang hindi masunog ang butter. Kasi pag nasunog yung butter natin, iitim siya. Okay, so now, I will start with my hipon. Minsan, mabagal ako magluto ng hipon kasi gusto ko ng assembly. Ayoko nang ginugulo-gulo yung hipon na gano'n. Kasi feeling ko madudurog yung hipon. Kahit minsan, may tagal factor. Then, again, my favorite rub, garlic salt, granulated garlic, pepper, minsan chili pepper flakes if you like. Just wait for your shrimp to change color. Tapos, mega baliktad ka na. Doon sa mga nagtataka kung bakit after mag-change ng color ng shrimp, tinatanggal ko na siya, may init pa yun eh. So, it will cook the shrimp. And if your shrimps are fresh, there's really no problem. Fresh tasting siya. Maluluto pa rin siya ng konti. And shrimp is usually very easy to cook. Ngayon, ang ginawa ko, instead of including the skin, tinatagal ko yung skin and I leave the tail. Di ba minsan pag gusto mo kamayin, may pandukot ka na yun. Sa buntot mo na lang siya dudukutin. Ngayon, pag nag-change siya ng color, kunin mo na siya. Ngayon, pwede mo bilisan ng konti ang kilos dahil madami siya. I don't want to overcook my shrimp kasi siya ay titigas. So, Janice, bilisan mo ang kilos mo. It's the same process if you use a bigger shrimp, ha? And it's important to always slit it at the back, tapos i-devein nyo. Okay, put this aside. So now while the fire is still going on, sausage. I picked a spicy sausage. I used chistora. Let it cook. Gusto ko yung medyo tostado siya ng konti. Dan, don. Dan tayo. Luluto. Go. Please, go. Thank you. For season pa rin natin with my favorite spice rub. And then, I add a little paprika para lang tumula ng konti yung sauce pa. Konti lang, parang pinch lang. Kasi gusto ko makita yung medyo umaano siya ng konti. Yung nagsisear yung gilid yung parang medyo stuck. Habang iniintay natin mangyari yan, may katanungan para sa akin from Ree. Ang tanong niya sa akin, if you could go back to being 16 to 20 years old, ano yung mga hindi mo nagawa dati na you wish you can do? Alam mo, I never, hindi ako naka-experience ng JS Pro. Because my last 2 years of high school, I spent home study na. Hindi na totoong school. So hindi ko talaga na-experience ng JS Pro. Gusto ko siyang ma-experience. Wala lang. Kasi di ba parang part yan ng pagiging high school? Di ba sabi nila, high school is supposed to be the best time of being in school. Kasi doon yung kalokohan, doon yung masaya, barkada, ganyan. Pero na ako mga barkada, but hindi ko na-experience talaga yun because I was working at an early age. And then siguro, alam mo yung dinesisyonan ko na kaagad kung ano ba yung gusto kong gawin. Siguro if I knew na gusto kong magluto early on, siguro na pwedeng nakapag-aral ako abroad to cook, di ba? Para mas extensive yung cooking ko. Yun lang naman eh kung pwedeng maulit ang buhay ko. Since hindi naman, okay na ako. Tatabi muna natin yan. Do not worry if your sausage or your chorizo has balat, ha, yung invisible balat. Okay lang yun kasi matutunaw naman siya.
So, I took out the oil. I put in new olive oil and new butter. Tapos, syempre, lagyan mo pa rin ng konting paprika for the redness. So, halo mo. Then, put in your garlic. Then, a little more of the spice rub. Minsan, I put in more butter than I'm supposed to. Kasi, di ba yung sauce? Sarap ganun minsan pinapay. So, minsan, wala nang hipon, wala nang bawang, mantika na lang at saka tinapay, okay na. Buhay na ako dyan. Actually, hindi dapat, pero sarap. Okay, and that's it. So, now it's assembly time. Assemble na natin. Sabi ko nga sa inyo, gustong-gusto kong nag-a-assemble all the time. So, try to make it look as pretty as you can. Kasi kahit na ganyan, pagandahin pa rin natin yung kaya natin. Then you put your sausage, kahit nakakalat lang siya dyan, yung ating garlic. There, you see the butter sauce. Yan ang pinaka-the best sa lahat. Now, what I do is, ito ang isa sa mga finds ko. I'm hoping na hindi siya maubos kasi baka hindi ko na siya makita uli. I just found this somewhere. Balsamic glaze, yung balsamic vinegar, para siyang nire-juice tapos medyo manamis-namis siya ng konti. So, just do it like that. Meron siyang kick na kakaiba. And then, para medyo maanghang, chili flakes. I put it after para may option yung taong kakain kung gusto niya ng maanghang o hindi. Now, kung lahat ng kakain ay gusto maanghang, pwede mong isama while you're cooking it. And then, meron akong dried parsley. Let's use it. Kunti na. And there you go. Then you serve it with bread or Melba toast. Gustong buti na lang marami akong kaartehan dito sa bahay. Put mo siyang doon. And then, you eat it. So there you go. Number two, tikman ko na kaan. Medyo sweet siya because of the balsamic. And because the smaller shrimps are usually a bit sweeter than the normal prawns. Remember, pwede kayong gumamit mas malaking hipon. Pwede nyo lagyan ng labuyo, pwede nyo lagyan ng siling malaki if you like. Really, your choice depends on what your family wants or kung sino man yung pinapakain nyo, depende kung anong gusto nila. I use the smaller shrimp because it's a bit more economical. But if you want to splurge, edi gumamit na kayo ng bigger shrimp. Tapos, yung tinapay, pag wala na, yung ganun mo na lang siya. Sausaw mo siya. That has been our gambas dish. Remember, like, subscribe, press the bell para ma-notify namin kayo if in case we have special episodes, bagong episodes for you to watch. Nakikita ko po lahat ng pictures na sinisend nyo sa akin sa Instagram. Di ko po ma-post lahat, but I'm very happy that you're trying something new, trying the dishes that I make. And you know what? It doesn't have to be my gambas. It can be your gambas. Pero ikaw na ang bahalang mag-innovate. And don't forget, always keep eating, keep experimenting, keep trying, keep tasting. Enjoy life. Enjoy life. See you again next Super Janice! Mm-hmm.